Hello, 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 good afternoon mga kachaps. Ito na naman tayo. Tayo'y nagbabalik sa ating nagpapagang usapan. Ang usapan po natin guys is usapang pang babae, technique sa monthly period. Eto ngayon guys, hindi na good morning, tanghali na tayo nag-vlog kasi nga masakit ang ating poson. Pero kailangan natin mag-plancha kasi marami na tayong planchahin. Mayroon pa akong nakasabit doon, mayroon din nakasabit sa init, sa labas. Yan guys. Anyway, ang usapan po natin ngayon ay usapang period, monthly. Alam nyo guys, noon hindi ko pa natuklasan ito. Grabe ang tiis, pagtitiis ko pagka ako'y nagkakaroon guys. Grabe, halos iniiyak ko, namimilipit ako sa sakit. Di ko alam talaga guys. Eh, tapos bigla ka pang tawagin ng amo mo, yung ganon. Grabe, ang mukha ko hindi may pinta, tapos hawak-hawak ko ang puson ko pagka ako'y lumalapit sa amo ko, kaya ang amo ko nakatingin sa akin. Ganon guys, kaya ngayon sasabihin ko po ang aking technique para ako'y maginhawaan sa sakit. Kasi kanina, grabe ang sakit talaga guys, hindi ako talaga bumabangon. Ngayon lang ako bumangon guys, kasi medyo naginaginawaan tayo. Ang dapat palang gawin nyo guys, pagka talagang masakit na masakit, kasi yan ang sakit nating mga babae, diba? Pagka darating na ang ating monthly. Ang dapat mong gawin guys, it's minum ka ng maaligamgam na tubig and my black tea. Yun guys, natuklasan ko yan. Nung hindi ko pa yan alam guys, grabe ang sacrifice ko sa sakit. Umiinom ako ng pain reliever. Yan ang iniinom ko guys, para hindi ko lang maramdaman yung sakit. Pero yung dugo, hindi siya nakakalabas. Kasi pain reliever lang yun eh. Iwinawala niya lang yun, yung sakit na nararamdaman mo. Pero yung dugo, hindi yung nakakalabas guys. Kaya isang beses, grabe na ang sakit guys, hanggang sa may balakang ko na, hanggang sa mahita ko na, ganun ang naramdaman ko na guys. Nang minum ako, na painit ako ng tubig, magkape nga ako, sabi kong ganun guys. Tapos ko nagkape mga 5 minutes or 10 minutes, naginhawaan ako guys sa ininom kong maaligamgam. Kaya doon ko natuklasan guys na ang maaligamgam na tubig ay maganda pala sa ating mga babae pagka tayo'y may period. Promise guys, ang gawin mo lang, uminom ka lang ng maaligamgam na tubig, tapos lagyan mo ng tsaa. Huwag mo masyadong ibabad yung tibag dun sa maaligamgam na tubig kasi sobrang pait niya guys. Baka hindi mo kayang mainom din. Kasi ako hindi ko kayang inumin pagka nakababad yung black tea. Kaya konti lang yung pagka-black niya para maiinom ko siya guys. Ay grabe guys, ang ganda na ilalabas yung mga buo-buo. Tapos pag nailabas mo na yung buo-buo mong dugo, ay magiginawaan ka na guys. Kaya ngayon, tumayo na ako sa kama natin kasi medyo naginhawaan na tayo dahil nakainom na ako kanina ng isang cup na maligamgam na tubig guys. Ito ngayon, magpla-plancha tayo ngayon. Kasi medyo okay-okay na ang ating naramdaman. Pero painit pa rin tayo para wala na tayo talagang mararamdaman guys. Ayan siya. Painit muna tayo ng maligamgam na tubig tsaka black tea.
para mailabas na natin ng mailabas. Alam niyo kung bakit sumasakit ang ating puso? Dugo yun na buo-buo guys, hindi makalabas, kaya sumasakit, umiikot-ikot sa yung puso, grabe. Pero pag nakainom ka na ng maligam-gam guys, ang ganda. Promise, yan ang sa akin ganun talaga guys. Kaya lagi yan tuwing meron ako, maligam-gam na tubig at tsaka-tsaka lang guys. At least naihinto ko ng pag-iinom ng pain reliever kasi meron na tayong maligam-gam na tubig and black tea. Yan guys, ang maisi-share ko sa inyo kasi alam ko marami ang mga babae dyan na katulad din sa akin, karanasan na sumasakit ang puson kapag tayo'y nagkakaroon at mainit ang ating dugo. Totoo yan guys. Di natin maintindihan ang ating mood. Ang ating moody-moody. Kaya tayo'y mag-lap-lansya ngayon, guys. Kuntay ng tubig na may konting downy para lalambot yung ating plansyahin kasi hindi na i-dryer. Walang dryer dito sa siya. By the way, siya, ay guys, we come back again in Shelley. Kami ko sa inyo. Pag umuwi kami, nag-stay lang kami doon ng isang araw kalahati. Wednesday, Thursday evening, welcome back again in Shelley. Ganyan guys kami. Ito lang ang buhay natin. Ngayon, amo lang natin ang ating kasama. Kaya tayo nakapag-vlog. Ayun, medyo nawawala na yung kwan ko guys. Yung sakit na ng puson ko. At dumadaloy na rin ang ating dugong. Ang ganda guys, maniwala kayo. Di ako nagsasabi ng hindi ako gumagawa ng kwento lang. Pero sa akin na tuklasan ko yan kasi yan ang lagi ko nang ginagawa pagka ko'y nagkakaroon kasi ang bigat ng katawan ko talaga, tapos may trabaho ka pa, tapos ang amo mo pa tatawagin ka, utusan ka, may nararamdaman ka, kaya yun ang lagi kong ginagawa guys. Alam nyo ba, sa maghapon ko siguro nakakainom ako ng warm ng warm water, 10 cup. 10 cup yan guys kasi gustong gusto ko mailabas ko lahat yung buo-buo. Ganun guys ang ginagawa ko. Isang araw lang naman na ganun yung first day na medyo marami na yung dugo mo guys. Kasi pagka yun, konti-konti pa lang, yung black-black means mo, hindi mo pa mararamdaman yun sakit. Maybe 2 days, sa akin kasi 2 days bago ko mararamdaman, lalabas yung red blood ko talaga. Doon ko mararamdaman yun sakit. Grabe guys. Hindi ako pinapatulog sa gabi. Magdamag yan guys. Tapos hanggang sa maghapon, kaya sa gabi naman, hindi naman kasi ako makakalabas na kasi nasa kwarto na ako. Nakapantulog na ako guys. Kaya natakot ako lumabas sa kwarto ko. Eh baka mamaya biglang darating ang ating amo. O kaya darating may pupunta dito na mga lalaki. Gawa nung kukuha ng things ang ating amo. Kasi inuutusan din ni amo namin yung mga lalaki doon sa diwan niya para kumuha ng something food para sa ating tatay sa Talaja. Ganun guys. Kaya
Takot ako lumabas na sa kwarto ko pagkagabi. Ako'y mag-isa na. Plancha na tayo, guys. Samahan niyo ako mag-plancha. Nakukulot pa ako. Iba talaga. Yung kamera natin, hindi man lang tayo naman pakisamaan. Yan, guys. Mag-plancha tayo kasi ang dami nating planchahin. At tayo lalabas mamaya habang tulog pa ang ating amo. Nakatatlong cup, pangtatlong cup ko na yan na warm water. Kailangan tiis-tiis talaga, guys, para wala tayong maramdaman na sakit. Pag may nararamdaman pa naman tayo, tayo makapag-concentrate sa trabaho. Yung moody natin, tinatamad, mainit ang ulo, ganon, guys. Ako, pagka nagkakaroon, mainit ang ulo ko, wala akong, hindi ko alam kung anong mga, kung minsan, pasaway ako sa amo ko. Kung minsan yung utak ko nasa nararamdaman ko. Kaya kung kinakausap niya ako, iba-iba ang mga nasasagot ko, guys. Kasi nga, yung utak ko nandun sa nararamdaman ko na sakit. Yan, guys. Kaya, buti na lang nakatuklas tayo ng paraan para mawala ang ating nararamdaman, ang puti ng sabak ko, kasi gawa nung liwanag ng init, guys, sa pintuan. Pasensya na. Sa akin pa naman, guys, pagka ko'y nagkakaroon ng monthly, nawawalan ako ng ganang kumain. Gusto ko lang yun, nakahiga. Kinatamad lang magluto. Di ba? Hindi nawawalan, walang ganang pagkain, walang ganang kumain, kundi tinatamad! Hindi naman, guys, ganun lang talaga ako. Plancha tayo para naman tayo may matapos, kasi mamaya linis na naman. Nilabhan ko pa to last week. Last week ko pa to nilabhan, guys. Iliwan ko lang dito kasi basa-basa pa siya. Kaya kayo, mga pariha kong kababaihan, pag kayo'y nakakaramdam ng masakit, pagka kayo'y nagkaka-monthly, gawin nyo lang, guys, yung ginagawa ko. Tignan nyo, makagiginhawaan kayo, guys, kaysa iinom ng pain reliever. Tubig lang, painit mo lang, guys. Wala ka ng gastos. Kung wala ka naman black tea, pwede rin yun tubig lang, guys. Kasi ganun din naman ginagawa. Tapos nagkantay ka lang ng 10 minutes or 15 around like this. Mawawala na yung sakit na nararamdaman. Unti-unti na siyang mawawala, tapos nagiging madaloy na rin yun
ating blood, ating dugo. Hindi mo pagkain ka sa sobrang sa sobrang laki. Grabe ang pagkaumyanin ko guys kahapon. Wala man lang akong nadala kahit isa na pagkain ko guys. Buti na lang may mga stock ako dito na dilata, sardinas, pan and noodles. Pero mas gusto ko naman na makalimutan ko yung things ko kaysa gamit ng amo ko guys. Importante gamit ng amo. Inshallah, bukas may pupunta na driver, papadala natin yung mga pinamili natin sa city, mga bangos, kasi na-miss ko talaga yun na chicken, beef ribs, adobo, yun adobihin mo, ang sarap niya. Medyo ikwan mo muna yung karne para mabutin. Kakai-adobo guys. Why? Kainan na. bumili kasi ako ng 1 kilong baka. Buto. Ribs ng baka. Hindi naman lagi. Once a month lang tayo nakakatikim ng baka, guys. And then, bumili din tayo ng vegetable at saka tilapia, bangus. Ano guys, gusto ko magluto ng Bicol Express na chicken. Kasi bagong naman tayo sa pork. Igawa nga ng tayo'y Muslim. Bawal tayo sa baboy. Iwas-iwas sa kasalanan. At saka ang tagal na guys, hindi ako kumain ng baboy. 12 years na. Kahit nung umuwi ako nung namatay yung tatay ko, hindi ako tumikim kasi hindi ko na talaga kumain ng baboy. Hindi na kaya. Kaya ang mga inuulam ko noon, gulay, puro gulay guys. Ang inuulam ko noon. Tapos gluto rin kami ng manok. Manok ang iniwan natin dito sa Kuwait. Manok pa rin tayo sa Pilipinas. Noon guys, kasi sa Pilipinas naman ang mahal ng baka, diba? Hindi natin kaya. Kasi marami akong pinagkagastusan nung umuwi ako nung namatay yung tatay ko. Kaya hindi ko kayang bumili ng baka guys. Puro baboy ang kinatay nila pinakain sa baka. Mga bisita. Ako naman, nilagang kampong. Yan lang yung inulat natin guys. Nilagang kampong, piniritong tuyo. Yan lang guys, sa ating mga kinain. Kasi nga, kailangan natin budgetin ang ating pera. Parang marami tayo pinagkagastusan noon. Yan ba yung camera ko? Hindi na nagpo-focus. Focus mo naman.
sa ating face na napakaganda. Warok! Sarapong baliw dito. Nag-i-sasalita na mag-isa. Pulag-pulag ko itong cover ng plansahan ko. Huwag nang umiri po niya. Ano kita mamayang gabi? Umakyat na ang ating amo. Para hindi niya makita. Kasi magpa-plansa tayo ng katra. Ngayon guys, hindi na tayo nahihirapan maglata. Hindi na rin masyado sumasakit ang ating kamay. Kasi meron na tayong washing machine. Inom ko na lahat guys kasi lalamig na. Ngayon, ang dami kong ice box. Gawa nung umuwi kami nung Martes. Konti lang ang dinala kong prutas. Gawa ang ano. Sabi ng amo ko, isang araw lang kami to. Nung pabalik na ako dito sa dagat guys, sa beach, ang dami ko nang dala na prutas. Eh, saan ko ilalagay? Kaya yan. Napadala ako tuloy ng dalawang icebox. Kaya tatlo na ang icebox dito. Bukas, kung may pupunta na driver, papadala natin. Kasi masyadong makalat. Ayaw ng ating tatay ng makalat. Labas natin. Mabalikan ko kayo kasi masyadong mahaba ang ating video pagka tapusin natin ang ating pagplancha guys. Babalik ako guys. Guys, natapos na ang ating planchain guys. Andito na tayo sa ating selda. Ngayon, gising na rin ang ating amo. Kaya antay-antay lang tayo na lalabas siya guys at tayo ay makapaglinis na sa kanyang kwarto. Ang hirap na nireregla guys. Masakit ang ulo at tayo'y tinatamad. Ano kaya ang ating lulutuin guys na ating ulam? Sabi yung kapwa nating Pilipina, magluluto daw tayo na
gulay. Sa hugan ng sardinas, mayroon naman tayo sardinas dyan guys, yun na lang siguro ang ating nilalunch, pero hindi pa natin alam kung anong oras tayo magluluto. Gawa nang hindi tayo makakyat dahil gising na ang ating amo. Guys, tayo higa-higa muna kasi masakit ang ating ulo. Guys, babalik ako mamaya guys. I'm back guys. Ayan, dumating ang ating alaga at kakain daw sila ng 4:30. Ngayon lang sinabi na kakain sila guys. Kaya ngayon dali-dali tayong gagawa ng vegetable ay ng salad. Mamaya na lang tayo maglilinis ng kwarto ng ating amo kasi lumabas na siya guys. Kaya lang, ang mga alaga ko kakain daw. Kaya unahin muna natin sila guys. Gawa muna tayo ng salad. Tapos, kunin natin yung pagkain sa taas. Ay, bago natin kunin pala yung pagkain sa taas, guys, mag-setting muna tayo. Yan. Ito, dali-dali na naman tayo mag-gawa ng sabon. Diba itong mga alaga ko, pasulpot-sulpot na lang, hindi nagsasabi? Katulad nung kanta na, pasulpot-sulpot ka na lang. Ito, ganun ba yun? Pasulpot-sulpot? may kanta ba na ganun? Parang mayroon, di ba guys? Pasulpot-sulpot. Oo. Parang si, sino bang kumanta nun? Si Reginata? Ambot. Ito guys, nagmamadali tayong gumawa ng vegetable kasi naman minadali-dali tayo ng ating alaga. Diba? Kaya ngayon, dali-dali tayo guys, gumawa. Ganito lang naman ang vegetable nila guys. Cucumber, carrots, and tomato lang. Ayaw nila yung may lettuce. Pagkatapos natin gumawa ng salad, mag-setting tayo guys. And then, kunin natin yung pagkain. Ba yan? Hindi pa dinala yung kasama ko guys. Yung Indiana, para naman may kasama ako. Buti sana kung wala akong dugo. Kung wala akong period, masakit ang aking ulo. Ano ba yan? Di pa sinama yung isa eh. Wala namang ginagawa yun. Sakit ng ulo ko eh. Ganito lang guys, ang vegetable nila, ikat-kat mo lang ng maliliit. Kasi paborito yung mga alaga ko guys, pagka mag-ulam sila ng chicken masbus. Gustong-gusto nila itong salad na to.
itong kakat mo siya ng maliliit. Yan ang paborito nila. Kasi pagkakain sila, hilahalo, kain sila sa rice, ihahalo nila yung itong salad para may vegetable din siya. Ganun, ang paborito yung mga alaga ko, guys. Hinahalo yung salad sa rice na may chicken. Ngayon tuloy. Kung sinabi ng mas maaga, kanina pa ako nakagawa ng salad, guys. Kasi maaga naman tayo natapos nagplantsa. Ba itong mga alaga ko eh. Ang hilig sa ras. Bakit ang puson ko pagka ko'y nagmamadali? Ewan ko, bakit hindi sinama yung Indiana? Tapos yung maneho, hindi pa binigay yung mga isda ko dun sa mga alaga ko. Sinabi ko na sa kanya kahapon. Kung sino ang pupunta dito, ibibigay. Ano ba yan? Pati yung vegetable ko, masisira na lang yung vegetable ko dun, guys. Where na you? Hirap na nagmamadali. Siya nasugod yung carrots na yun. Ang hirap talaga ng nagmamadali, guys. Hindi lang sana kung may kasama tayo. Mag-isa lang naman. Tapos mayroon pa tayong dugo. Okay, yan. Bahala na kayo kumain dito sa ginagawa kong salad. Basta na lang chinap-chap-chap ko, guys. Nagmamadali.
lagi kasi ako, guys. Kulang pang carrots. Tama na yan, dalawang tao lang. Dalawa lang naman sila, guys. Tama na yun. Diba? Tapos lagyan natin ng kamatis. Grabe. Ang hilig nila yung pupunta sila dito, hindi nagsasabi. Gugulatin ka na lang. Nulala, we are here. Ganun na lang sila, guys. Tapos kakain. Ay, paulit-ulit na lang ako sa sinasabi ko, guys. Kung kumain ng kamatis kasi meron tayong dugo. Yan lang, guys, ang salad na gusto nila. Yan. Okay na yan, guys. Dadalawa lang naman sila. Setting tayo. Setting tayo, guys. Magsisating tayo, guys. Apat, lima, anim, pito. Sating tayo. Hala, guys, magsiting muna tayo tapos akyat sa taas kunin ang mga pagkain, guys. Babalik ako, guys. I'm back, guys. Hala, guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Kasi marami tayong gagawin, guys. Busy tayo today dahil gawa nung dumating ang ating mga alaga. Kaya, please, please, guys, subscribe to my channel. And, para po updated kayo sa susunod kong video, click nyo lang po yung bell and then pindutin nyo lang po yung all para updated kayo sa mga susunod kong video. Yala, guys. Bye-bye. Love you.